na ako ng high school noon, walang makinilya doon. Samansalay ko tinatype yung aking kwento. At doon ko rin hinuhulog at doon ko rin tinatanggap pagbalik. Ang sabi ng tatay ko, ano ikaw mga kwento mo na yan? Parang kalapating umuwi. Tiis, subok, tiis pa rin. Ang malimit mapadalhan, ang graphic, ang free press, at ang Philippine magazine. Ang unang talagang masigasig na tumulong sa akin ay ang Philippine magazine. N.V.M. started writing in 1932. He's still actively writing in the 1990s. Sa palawingwingan ng gubat, yun ay sinunod ko ng panahon ng digmaan. At isa pa rin ang kwentong pamagat, lungsod na yun at dagat-dagatan. Na sa kagalingan sa kapalaran naman eh nagkaroon ng nagkatimpala nung panahong kapon. Sa tabsing sa dagat, mga 17 pahina ng aking nasulat sa Tagalog ay kinakwento ko sa kanila. Ay, hindi ka maari yan. Masyado ikang malawo yung sinumpaksa nun yan. Ang kalabasan nun ay naging bamboo dancers. Ang kasabihan nga sa akin ay ito yung mambabasa ng DIY ay lahat mga mahihirap at hindi na kailangan bigyan sila ng mga tanawin at larawan ng kahirapan sa buhay. Maraming nagsasabi na ako daw ay matagal nang napalayo sa Pilipinas. Ang lagi kong sagot, eh hindi naman ako umalis eh. Eh bakit ako babalik sa hindi ko inalisan? Ang ibig sabihin noon ay bawat sikat ng araw kung saan mang dako ako na napapatapon, Pilipinas pa rin nakikita ko. At ganun din kung takip silim at ganun din kung gabi. Yung ang katawag ng international writer ay hindi ko likhayo. At maaring questionable yun kumbaga sa akin. Pero gusto siguro lang sabihin sa salitang international ay ang pagsusulat ko ay medyo nagtatag at nagtagumpay sa isang dako. Ayun ay dahil sa pagsisikap lamang. At wala naman kung gaano ang abilidad sa lumang bagay. His literary career, which has spanned 6 decades, is by itself a chronicle of Philippine literary development. First thought was, if I could only manage it, I should be able to teach writing myself. Imagine how brazen that was, how bold and completely unfounded it was. N.V.M. Gonzalez indeed has exercised a very pervasive influence on Filipino writers. Matitrace talaga kung ano yung in terms of number of writers he has reached. He taught short story writing, which I took together with Andres Cristobal Cruz, Pacifico Prieto, Amela Peña, Now Mrs. Bonifacio, Maro Santa Romana, Raul Ingles. We called ourselves the Ravens then. And N.V.M. was there. Hindi naman na bawat istorya ay magiging parang stop-shop na isang lugar. Ang ating hinahabol lang ay yung takbo ng buhay at yung anyo ng pamumuhay. Nilalapatan natin yun sa ibang bagay-bagay na parang mabuo naman ang kwento. I think what was most controversial with N.V.M. was that he attempted to root any sort of claims to a Filipino-American literature or culture in a very long Philippine tradition. I found out that I enjoyed it. I enjoyed him being a teacher in creative writing, in short story writing. Akala mo, ang galing-galing mo na, no? Parang, wow, proud, all these beautiful adjectives, this crisp, strong accent.
active, passive verbs. Tapos biglang, he would point out something that would be very obvious. Na mali. Na, oh nga naman ano, para napaka-juvenile mo. He would say something very witty, straight-faced, and then he would break into his trademark, hindi ba? Hindi ba? The more I see him as a very human figure, who cares deeply about a lot of things. Someone who's not afraid to revise his opinions. Who's voraciously reading and trying to clarify things. Sometimes I ask, who am I? First, I'm always introduced as Mrs. N.V.M. Gonzalez. Then when my son became a priest and good in his job and the mother of father name, and then when my son was playing the guitar, I was the mother of the guitarist. And so, but somehow being married to him did not give me a feeling of insecurity. I knew I was first in his life.